Matatandaan natin na una nating makalaban si Lander sa Bukawi, Bulacan ay talaga namang binugbog tayo nito sa ilalim. At ngayon nga ay masasaksihan natin ang unang pagsabay ni Lander sa team at ito nga ang kanyang unang ensayo. Ito na ang kauna-unahang beses na magkakaroon ng Mavs na legit na sentro ang laruan. Mailabas na kaya niya ang totoong laro niya? Tara, panoorin natin. Siyempre, sa Aurora Gaming. Okay guys, kung gusto nyo magka-kotse tulad ko at kung gusto nyo magka-grocery tulad ko rin, i-download nyo na yung Aurora Game. Paano nga ba i-download si Aurora Game? I-click nyo lang yung link dyan sa description box and then dyan sa pin comment. Pagka-click nyo, click install mga kaibigan. Ayan, pasok na kayo dyan and click register kung wala pa kayong account. Sa register, meron dyan phone number. Ilalagay mo yung phone number mo, tapos OTP, magsisend sa yon. One time pin yon guys. Siyempre lalagyan nyo rin ang password and siyempre wag na wag nyong kakalimutan yung reference number na nandyan sa pin comment. Okay, pagpasok na kayo guys, siyempre pwede rin kayo maging agent at sa pagiging agent nyo, pwede kayo magkaroon ng commission. Ayan, tas makikita nyo na yung mga laro dyan guys. Nakikita nyo ba yan? At siyempre guys, ang pinaka-paborito kong laro dyan, yung lagi namin ginagawa sa Dayo, yung toss sa coin guys. Sobrang dali lang manalo dyan guys. And siyempre, ito, papakita ko sa inyo kung paano to. Ayan guys, sobrang daling manalo sa Aurora Game guys. Pero siyempre, para makash out nyo yung pera nyo, punta kayo sa wallet. And siyempre, kapag nandun na kayo sa wallet, ire-register nyo yung GCash nyo. And syempre guys, hindi nyo siya makukuha agad kasi meron siyang 12 hours operating hours. Ayan. So ayan guys, sobrang dali manalo guys. I-download nyo na Aurora Game kung gusto nyo magkaroon ng itong sasakyan. Hindi na pala manalo, yung akin na to. Wait lang oy! Konti ko! Konti! Pakal yan! Hindi nga bang ensayo mo yan, Nen? Seryoso ka? Donker ka na rin. Urig to? Coach, oh! Tapos mag-training mo dito? Coach, Lenem na yan. Lenem. Lenem. Lichard. Siya si Lichard Belches. Rizel. Si Rizel. Ah nga, solid. Lilots. Chard, I have a new guy here. I meet him. I met her. I saw her. Game? Ready? Ikaw, ready? Always ready! Yan! Game coach, excited ka na ba? Yes! Sa mga gagawin natin ngayon taon na to. Captain! Namiso ba to? Yes coach! Namiso ba yung walang laro, ensayo lang? Hindi! Game, ready? Let's go! Ito na! Tara guys, let's go! First of all, na-miss nyo ba to? Yung walang laro? Ensayo lang. Guys, before tayo mag-start, gusto ko i-introduce yung si Lander. Yeah! Lander. I'm Richard. May pakilala tayo kay Lander, isa-isa. KJ, Shikera. I'm Richard from Manila. Yeah! Ito, pakilala ka. Char. Uji John Jargo. I can jump, but nobody believes me. I can duck, but nobody can see. Nem. Ta ikaw. Sakurai. From Gen 3. Yay! 60 points! Arpe ko yan, pahilig sa lobe. Hoy, bagra.
Captain Ball. Ito, Captain Ball natin. Kamusta yung first vlog? Hindi, guys. Mer at least ngayon, for the first time, simula nag-umpisa yung Mavs. Ngayon lang nagkaroon ng legit na sentro talaga. Na banger. Kaya, welcome, Lander, ha? Ano ka maya? Ganyan talaga sa umbisa. Kala ko, ito yung magiging banger. Kapane yun. Oh, pray muna tayo. Pray tayo, guys. Para sa unang ensay natin. Lord, maraming salamat po sa 2022, Lord. Maraming salamat po na na-survive namin ang buong December, Lord. And even our first game sa Bohol, Lord. And sa huling laro namin 2022, Lord, maraming salamat din na na-meet namin dun si Lander, Lord. Na naging dahilan, Lord, kung ba't nandito siya ngayon. And Lord, gabayan niyo po kami sa mga susunod namin gagawin, Lord. Na-miss namin itong ganitong pagkakataon, walang laro. Just team training, Lord, tuwing hapon, Lord, to create more bonding, Lord. And of course, yung gameplay na gagawin namin sa mga invitations, Lord, mas papagandahin namin, Lord. Lord, bigyan niyo po kami ng more knowledge as coaches, Coach Jake, and mabigay namin sa team, Lord, ang mas malaking improvement this year. Lord, ihanda niyo po ang katawan namin, ang isip namin sa mga harapin namin, Lord, pero with you, you believe that nothing is impossible, lahat magagawa namin. Lord, maraming salamat po. Inaalay po namin sa inyo to. Itong bagong taon, Lord, na umpisa namin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Start tayo. Start strong. Let's go. 1, 2, 3! Jesus! Okay, so guys, isama natin ngayon si Lander. Ito yung first ensayo niya. And masaya ako na kung paano siya na-welcome ng team, of course, to boost his confidence and mabawasan yung hiya niya. Pero looking forward tayo na makita yung kung ano yung naging laro niya nung nakalaro natin sa Bulacan. Makita natin yung ganung klaseng Lander and of course, makatulong tayo sa improvement niya, sa condition niya, sa skills niya overall. Pero masaya kami dahil ito yung first ever na nagkaroon tayo ng legit na center na magiging part talaga ng Mavs, na mag-ensayo dito. Gusto natin makita kung ano yung talagang impact na pwede niya gawin mo, especially pag nandun tayo sa game. So guys, welcome natin si Lander and ito yung first ensayo niya. Mahaba pa yung shot lock. Ha ha ha.
tapos. Kasi pag nawala yung movement, lahat ng focus ng bantay mapupunta doon sa may bola. Pag napunta doon sa may bola, dahil hindi tayo gumagalaw, lalong mahihirapan mag-distribute ng pasa yung may bola or lalo siya mahihirapan pumimish. Okay guys, sobrang ganda na ng movement ng isay namin. Actually, yung play na ginawa namin. Marami pa siyang options before December. Nag-ensayo kami kasi lang, lagi lang kami nag-ensayo sa first two options. Which is, alam naman natin, nakita natin yung 3-point shooting. Pero marami pang talaga options yun. Kaya lang wala kami enough time talaga na mag-ensayo. Kaya pagdating dun sa game sa atin, medyo paulit-ulit yung nangyari. Ngayon, we're working on the other options and na hindi nag-stop dun sa first and second option only. And nakita rin natin na ang dami ng movements, kita natin na effectiveness din ni Lander as a big man. Pag miscreen siya talagang tumatama, yun yung kulang din sa amin. Siyempre, pag miscreen sila Richard, sila Sakuragi, si Ransel, hindi sila ganun kalapad eh. So kapag miscreen sila before, malaking chance na hindi tatama or tatama pero makaka-recover din kaagad yung defender. Pero nakita ko na miscreen si Lander, which is napakagaling kasi kita mo talaga na nag-iisip siya. Hindi lang siya basta sa offense, kundi kung paano maka-create na opening para sa teammate niya. And then ang gamit niya talaga yung size niya. So kapag umi-screen siya, lagi na open si Kent. Kapag dun sa elevator play, mabilis nakakalabas yung mga shooters. Tapos pag kinlose, nahihirapan din maka-recover. So kita natin yung impact na sa game. And mas nagagamit natin syempre yung size niya dito sa mga options na hindi natin nagagawa before. Sana lang kapagdating sa game, syempre dahil after few days from now, may game na ulit tayo. Dun sa games na yun, ma-apply ka agad natin dahil pagdating sa mga play, mastery talaga yan. Paulit-ulit. Takes time, effort, and repetition. Pero ngayon, meron lang ka tayo parang mga ilang days, parang 4 days before the game. So 4 days na yun, we'll do our best sa dagdagan yung mga movements natin. Pero talagang pipilitin natin na pagdating sa game, apply natin lahat ng to. And magamit talaga natin, syempre, yung bago natin play. Which is si Lander, maganda sa kayo talaga nag-iisip na hindi siya basta para-para. And kita naman natin kapag natanggap sa ilalim. Quality shots, hindi siya nagmamadali. Shot blocker si Richard, pero hindi pa napapalbal si Richard. As of now, nakatira naman si Lander. Though, sa mga sablay, pero kita mo na yung sablay niya. Hindi dahil nagmadali siya or what, talagang sumablay lang talaga. So yan, guys, yun yung mga tinatrabaho natin ngayon. Pero ang ganda na kagad. This is the first day of training, ngayon taon na to. And we're happy to have Lander beat sa inside. Ano, Lander? Kumusta? Pagod ka? Opo. Nakita ko kanina, ano, humihingan. Sabi. Pero pinipilit mag-sprint. Ang maganda to. All out. Kumusta? Okay lang ako. Pagod. Pagod ka? Di no, kaya mo. Kaya bukas pa na yun. Kaya mo? Kaya. Kaya ni mo? Kaya. And uwi ka ngayon, di ba? Opo, bukas. Biyahe si Lander ngayon. Ano lang naman siya Bukawi? Ilang minutes? Isang oras po. Ah, isang oras din. Mga 1 hour. Tapos, 1 hour dito ulit siya tomorrow sa ensayo natin. Pero, meron nagigets mo naman unti-unti. Ay, mag-gel naman si Lander, ganoon naman sa umpisa. At saka medyo nakita ko naiiyap eh. Hindi pa yan masyadong malabas talaga yung laro niya. Pero, that's fine. Importante, nandito siya ngayon na welcome natin siya. Kaya, congrats ha. Thank you. Pwede ka na, next week may mga games na. 1 week preparation ka lang. Good job, good job. Thank you. Hey guys! So nandito tayo ngayon sa Batangas City kung saan mangyayari yung Barako Fest. Ito yung sinasabi namin sa inyo guys. Binuutong mismong place na to para lang sa festival na mangyayari. Mamaya ipapakilala ko sa inyo kung sino yung utak nito. Syempre kung itong nakikita nyo guys, from scratch to ha. Alam ko kung alam nyo na kung sino yung gumagawa ng magagandang court dito sa Pilipinas. Wala nang iba. Mamaya ipapakilala ko sa inyo. Pero ito,
I mean, sabi ni boss sa akin, boss Brian, meron ditong stage para sa concert. Tapos ito talaga dedicated tong basketball court para sa Batang Reto versus Mavs Phenomenal Basketball. And just really excited kasi kinu mo sobrang ang lala nito. Pagtapos meron mga TV mamaya. Mamaya i-explain nila boss Brian yan sa kayong gumawa nitong court na to. Yung nag-paint nito guys mamaya. Alright, so guys, ito na. Ito na ang utak. Yeah. Ang mismong boss natin dito sa Batangas City. Idea mo ba ito lahat, boss? Basically, ako po si Brian from Team Talino at Puso ni Senator Recto and of course, yes, ni Congresswoman Vilma Santos Recto. Itong Manila-Batangas Bypass Road is a new government project also. Okay. So itong kinatatayuan natin is around 5 hectare property ito. 5 hectares, yeah, guys. Imagine. We're allowing the public to watch it for free. Pero meron lang proseso para makuha sila ng 3-day pass. Yes, 3-day no? pass. Para dun sa... Kasi guys, ito from 18 to 22 ah. So imagine ninyo, lahat kumpleto, may music, may sports. Ano pa boss, may car show, may mga model, may Viva Max model. So, yung excited yung mga bata ako. Yeah. Sabi nga nila, boss, ba, pwede tayo maglagay ng booth dyan. And of course, Kamikaze will be here. Kamikaze. All the best DJs and isa sa talagang pride ng Lupa Pride ng Batangas ay magpe-perform din. And then mamaya siguro sa mga... Mamaya, papakilala natin. Yes, ang dahilan kung bakit napakaganda itong court na to. Parang bukod sa event na to, si itong taong sinasabi natin, siya yung mukha talaga ng Batangas. Yes, of course. Talagang also a dreamer, diba? So, yeah, believer din sa mga pangarap ng mga kabataan. Yeah. Diba? That's the point of the entire festival. No? The Barako Fest Festival is about pangarap. And ito minsan, ito imahinasyon lang namin noong una. And we made it possible dahil marami po nagtulong-tulungan. That's why we're very glad sa lahat ng mga sponsors at lahat ng private entities na talagang effort po, hindi lang resources, but of course dedication and believing on yung gusto natin mangyari. Napakarami ng gustong makita ang Mavs dito sa ano, sa Batangas. At syempre hindi basta-basta yung Batang Recto team ha. Ito pinaghandaan din nila to. Nakita ko yung mga players nila. So parang mangyari dito guys, parang best of three to. Yes. So kailangan manalo kami sa Batang Recto para umabot tayo ng day 3. Pero anyway, last na lang boss, yung ang tanong nila dito boss, paano nila mahanap yung place? Actually, we'll be putting out yung waste bin nito. Okay. Manila-Batangas Bypass Road. Manila-Batangas Bypass Road. Kapag nagaling ka ng Manila, exit ka lang ng Balete. Tapos, Balete exit na Startol. Okay. Tapos makikita mo na there's gonna be signages all over the place. So guys, kuha ko sa inyo, make sure to get your tickets. It's free ah, libre lang yan. It's free. All you have to do is check out Barako Fest, yung Facebook page nila. And I believe meron din Instagram eh. Meron ako nakita sa Instagram na sponsored video. So guys, punta lang kayo doon para maklaim nyo yung inyong 3 days pass. And of course, meron ba age limit? Currently, basta minor, kailangan lang accompanied by an adult. Okay. So anyone is allowed? Okay. Everyone is allowed. Actually, lalo na yung mga bata, hindi naman kailangan ng ticket ng mga bata. Basta, syempre, bawal ang bata, ng bata lang yung pumasok. Oh yeah, okay. Makes sense. Okay, so anyway, huwag na natin patagalin pa, ipakilala na natin ang pride ng Batangas City. Ayan, hindi lang rapper. Diba? Sa shoes, nakikita ko rin lagi ito. Like, idol to ng marami, guys. Wala nang iba, kundi ang pinaka-humble na nakilala ko sa buong buhay ko. Na sobrang sikat, pero humble talaga. Sir Mike Swift. Ayan. Yeah. Bulero! Totoo yan, boss! Totoo yan! Totoo yan, boss! Sir Mike, explain lang natin, ano ba yung naging mismong konsepto nyo ni Sir Brian dito sa mismong place? Well, kagaya ng sabi ni Brian, it's a collaboration, but this is really his brainchild. This is Talino at Puso, this is Ralph Rectos, this is like just the city's vision. Barako Fest na swerte kami na Coach Mavs and Mavs, the whole Mavs team is coming. Lalo na sa setup na ganito, outdoors like this. Usually we see you guys sa ano, like in the dome, indoor, but to have an outdoor fest, I don't know, it's gonna be new to me. So yung design na to, really it's their energy and it's just us bringing it to life, you know, in this big basketball court way. So one more thing, Sir Mike, ano ba yung expect nila dun sa mismong Barako Fest natin, aside from the basketball game? Oh, it's so much to mention because there's, if you love cars, this is a perfect place for you. If you love good looking people, Batangueños is obvious, you know. Yeah, great food, and it is a brand new
area. Like, you know, if you guys don't have to really go out far to other provinces that got major, if you can't afford it, you can just ride down this new super highway right here, and we have 100,000 people who are ready set to come. So, sobrang excited kami na welcoming lahat para pumunta dito. Lalo na sa part ng basketball court kasi alam mo naman, dyan tayo magkakasundo. Dyan tayo nakikita dyan sa lagat na yan. So, it's awesome to have you guys and thank you for having us. Thank you so much, Sir Mike. So, magkita-kita tayo guys, January 18 to 20. Onwards. Yes. Full day. Yes. Okay, see you guys there. Bye. Thank you po. Thank you. Nice day.